Hello, magandang umaga. Madaling araw po. Alas 4 na ng umaga ngayon. Sinambahan ko lang para tahimik. Kasi po pag-araw, marami pong tao dito. Maingay po. Nawaitat lang kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan at ligtas sa ano pa mang karamdaman. At yun, pati sa inyong pupuntahan, kailangan ko lagi ang inyong safety. Kung bagong pa man sa aking channel, kung inyo po nagustuhan, mag-subscribe po kayo dyan sa ilalim itong video at hit nyo na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking in-upload. Mga kapatid, muli ako'y nagsasabi na kung hindi po kayo naniniwala sa mga ganitong usapin, skip this video para wala po tayong hidwaan. Ako po ay may respeto sa bawat paniniwala ng isang tao. So, skip mo na lang para respeto mo na rin sa tulad ko. Tayo'y tao lamang at kanya-kanyang hanap ng kaligtasan, ika nga. Kaya kung anong paniniwala mo, akin pong irerespeto po yan. Okay, umpisaan ko na. Ang aking ipapahagi ngayon ay maikling kasaysayan ng pitong arkanghel na nakipaglaban doon sa kanilang kapatid na si Luzbel Beta. Kapatid nila yun eh. Kailang parang nagrebelde si Magsik si Luzbel dahil nainggit sa kapangyarihan ng ama. So ito, ang pamagat ng ating babahagi ito ay yung Testamento de los Siete Arcángeles Divina Combate Spiritual del Cielo y la Tierra. Yung mahalagang banggit o orasyon ay ilalagay po dyan sa screen, kaya pakinggan niyo po. Medyo mahaba-haba ito. Okay. Umpisan ko na ha. Sa pasimula ay ang lahat ng nilalang ay namumuhay ng payapa. Sa piling ng lumika ang Infinito Diyos. Sa liwanag at biyaya ng kaluwalhatian ay wala silang kamatayan. Si Lucifer ay binigyan ng kapangyarihan makapamahala sa lahat ng nilalang, kaya tinagurian siyang ilaw ng kalangitan. Subalit, nagmalabis sa mga biyayang ipinagkaloob ng dakilang lumika, nilaktawan niya ang kapangyarihan ng Infinito Diyos at nanangan sa kapangyarihan sa sariling kapangyarihang taglay. Pagkatapos noon, itinaboy siya sa labas ng paraiso na wikang Padre Retro Lucifer. Nang marinig ang salitang ito, ay natuligsa at sumuling-suling at di magkamalay, at nang magmulat ng mga mata ay nakita niya ang ibang liwanag na hindi niya matitigan. Nasira na ang kanyang kalooban at siya ay tumungo. Ang nakita niya ay panay na kadiliman. Simula noon ay inilihim na ng Panginoon ang maligayang paraiso. Pinagkait sa kanya yung paraiso kay Lucifer. At tinawag ng Infinito Diyos ang Siete Arcángeles sa pangunguna ni Mikael, ang panawag sa pitong arkanghele, at pinagkaisan ay ang sumusunod. Ito po yung panawag ng Siete Arcángeles: Aba Isti, Abiti, Abitim, Ampilam Guam, Iximinaraw, Huitzilopochtli Omnipotente, ay Omnipotens Sempiterno,
Diyos Nora Veritas Bunigas Mita Majoriam Aeternam Persequamor Home Home Home. Yun po ang panawag sa Sete Arcangeles. At binigyan ng mga baluti ang bawat isa sapagkat si Lucifer ay nagpasimula na ng pagpupundar ng lagim. Simula noon siya ay tinawag na Lucifer. Nang lumakad na sa pagkikidigma ang pitong arkangeles ay nagwika ng Sarhas, Himpas, Ratal, Makagimpas, Sumplent, Salvador, Hum, Hiparo, Derrapto, Sijit, Hiparo, Sijit. At sa wikang ito ay binasbasan ang pitong arkangeles at ligtas sa masamang signos at planeta. Ito po yung protection din para basbas sa inyong katawan. Protection sa signos ng planeta at sa lahat ng kasamaan. At winika ito, Benedictam at scriptam ratam rationa bilim asipta bilim kwe parsiri digneris Mikael Gabriel, Rafael, Uriel, Sichel, Udiel, Barakel, Bos, Intiros, Riptis, Mikom, Salvatorem. At lumakad na ang pitong arkangeles upang lusubin ang kinalalagyan ni Lucifer at ng kanyang kampon. Nangusap ang pitong arkangeles. Ito ang winika nila. Portitilio, Suspendido, Igulis, Igulis, Nibit pasim adurabit diom patrim bonum brexit igusom Diyos gabinet. Nang maramdaman ni Lucifer na siya ay tinutugis ni San Miguel, nagwika si Lucifer ng Montibos in Irari, Ignis in Irat, Sidibos. Upang siya ay mahadlangan sa salitang ito ay lumakad na parang apoy na sumalubong sa Siete Arcangeles upang sila ay pugnawin. Ang pitong arkangeles ay nangusap ng excorpores vincules tam quam excarcere ad superos. Upang makailag sa malaking sakuna ay biglang pumailan lang sa ikaitaasan ang siete arkangeles. Pag-asa ni Lucifer na pugnaw na ng kanyang pangungusap ang sa kanya'y nagsitugis, kaya tuloy sa kapalaluan, mahulog sa kanyang mga kamay ang walang mga malay. Si San Miguel Arcangel ay tapat sa Diyos. Siya ang ginawang prinsipe ng kalangitan na nainggit si Lucifer at gumawa ng pakikidigma laban sa Diyos. Si San Miguel Arcangel ang nakalaban ni Lucifer. Sa kanilang paglalaban ay winika ni San Miguel Arcangel, if Ismirinciana hip na pako at hindi na makalapit si Lucifer para siya'y makagalaw ay nangusap imo imo okmao. Nang makita ni San Miguel Arcangel nakagalaw si Lucifer ay nagwika ng mitam lami tartar sabra katar. Natulik sa si Lucifer at nang mahimasmasan ay nangusap ng Mator Maxitor Lator. Muntik nang tulagi ni San Miguel at nagwika ng mahigit na pangungusap. Diximo in Laos, Diyos Mitam Aminis, Jis Nao. Nabuwal si Lucifer at hindi na siya makaimik. Muling nangusap si San Miguel, Milantom, Sugitom, Largatom. Hindi na nakikilos at mistulang patay si Lucifer. Nagwika si San Miguel ng Enritis, Autim, Tritiamer, Incidistis, Incidistis. Sumagot si Lucifer, Inflex, Itsi, Glaudios. Sagot ni San Miguel, hindi ko maisasalang ang sandata ko hanggang hindi ka sumusuko. Nagalit si Lucifer at nagsalita ng
palisis Davao. Sino ang nagutos? Siya? Damihi. Magsabi ka, sagot ni San Miguel. Mios at Bintos at Salutim Animarum Patalis Punt. Sa salitang ito ay dinanakaimik si Lucifer at halos nangalisag ang kanyang buhok at nagsigawan ang mga anghel ng salitang In aeternum clau tuntur lumina noctim. Upang matapos sa kanilang pinag-uutos, sinabi ang katapusan wika Verum tatim verum verbum et capularis tom Claudio. Sa biglang pagdating ni San Miguel sa kanyang harapan naturang kanyang sibat na kasabay ang wikang ad nomen rei rei redemptionem mundi gusum canistrum presidium. Sa salitang ito ay hindi na nakalis at bigla siyang nakulong. Si Lucifer ay hangad niyang makaiwas ngunit wala siyang magawa ng idilat na lamang ang kanyang mga mata at tinitigan ang sibat ng nakaamba sa kanya sabay wika ng subtum nubtum bilitsak. Sa salitang ito ay di na ito itinuloy ang pagsaksak at pagwika si San Miguel ng Hiparo Siresip Sancta Sanctil San Cruz Mandalapok. Sa salitang ito'y nasibat si Lucifer at siya'y nanghina at natalo. Ito po ang salitang ito ay magagamit sa pangsibat sa mga inaalihan ng mga masamang espiritu sa mga pasyente. Pwedeng ihip ito sa daliri, ang salitang ito. Ang kanyang mga kasamahan ay di makalapit dahil ang abuti ng taga ng City Arcangeles ay bagsak sa salitang ito. Pinalo na lamang ng espadang nanilamsig ang liwanag upang ilagay sa kailaliman na nilakipan na ang pangungusap na Distro o Te Deus Pater et Filio et Espiritu Sancto. At nagbalik ang mga arkanghiles na taglay ang tagumpay sa kaharian ng mga langit hanggang sa karurukan ng Infinito Diyos. At sa kanyang ikalulalahati, ito ang sinabi ng Sete Arkanghiles nang sila'y mga maligtas sa kapanganiban. Abaisti, abisti, abiti, pas, bibas, bibas, lampas, akwid, sikot Diyos. Magagamit ito, protection din sa katawan ng orasyong ito. Sa buong tagumpay ng mga arkangeles ay nangako si Lucifer at ng mga demonyo na di na muling magagawa ng kapinsalaan sa kaninumang walang malay bilang saksi. Kung kami ay gumawa ng gambala, kami ay tawagin at darating na walang pagsala. Sa katunayan, narito ang pangungusap ng kanilang Panginoon. Ito ay magagamit ng isang manggagamot ang susunod mong upang panawag sa mga gumagambalang espiritu. Kopyahin po ninyo. Ito po ang panawag. O mi poderoso mitam rey de los rejes sa kapangyarihan ni Sabaoth ni Carmanta Rupukal General Saos lulang galang mani itom igay manos di Diyos igos Adonai Jehovah Sabaoth sa kapangyarihan ni Adonai Jehovah Sabaoth. Ay paratingin ngayon din na walang pasabi ang espiritong espiritu sabay apat na katog ang orasyon hanggang hindi dumarating ang espiritu kahit sa kailaliman sa karagatan o yung papawid ay darating ng walang pagsala at hindi handang pagutusan. Gayon din ang espiritong lamang lupa, mga nuno natitira saan man o mga punso na maaaring tawagin at darating na walang pagsala. At isunod ang orasyong ito. Christo pacto sisit pro nobis ordinis osque ad mortem autem fruit infili noster pater noster.
Sabay palo po kahit saan, ang apat na palo. Kahit yung parang ganun lang. Yun, yun ang po ang panawag dito sa Siete Arcángeles. Para malaman kung inaalihan ng masamang espiritu ang tao ay basahin sa isip ang orasyon at ihip sa isang bagay at patong sa ulo, matatakot o mahirapan ang may karamdaman. Ito po ang orasyon. Diyos Pater Ecosom, Gubernatum Deum. Pwedeng isulat mo to, patong mo dito. Okay. Naipaliwanag ko na, ito na po yung kasunod ng kwentong ito o kasaysayan ito. Orasyon ni San Miguel Arcángel. Arcángel Creator Alma Sidorum Igosom Gen Lupo Quid Sikonton. Mulato Mulatas Alo Layos Minabal Adurabal Makmamitam Noknik Iparo Sinit Inradim Rabao Hipako Hip Iparo Pihip Biretes IHBH Pedroso Mitam Apa Yagrapto Sigit Ihumi Poderoso Mitam Rey de los Rejes Aparo Sigit Sarhas Ratal Gimpas Kagimpas Sumplent Salvador Jesus Amagam Morsham Galinam Lamitam Lamorok Milam Amikom Salbom Kuipabit Dignate Asik Asibilin Riptisak Rasyonabilin Bigo Itam Benediktam Sumatos to isot Kugintom Rupaili Gusom Adam Adam Abdam Abisdam Mitam Mikam Matam. At pati kabayo ni San Miguel ay lumaban ang sabi Igusom Bititis Biaram Ot Pamitis. At sinipa ng kabayo Liaspas Siparo Siparum. Ang pangalan ng kabayo ni San Miguel ay Sumantika Humindator Hum. Mula noon si San Miguel ay ang naging pangulo ng mga arkangeles. Pitong arkanghel na hindi binyagan, ang mga sumusunod ay ang na pangalan Amale Domini Salvator Salvami Salva Piit Piratom Tuo. Yung Amale. Ito naman ang pangalawang walang binyagan arkangeles. Itong panawag Abirihim Salvator Him Salvatorem It Pregintim. Ito yung si San Miguel. Si San Miguel sa San Gabriel, Sekretaryo Universal na nakabatid ng lahat ng diyos. Siyang nagpapatalastas sa hindi nakakalam. Pangatlo, si Arago. Itzilim Sit Kurosim Serginim. Ito si San Uriel, yung Arago. Nung sila ay nabinyagan na. San Uriel Justicia, nagbibigay ng kalulatian sa mga masusunurin at nagpaparusa sa mga suwail sa Panginoong Diyos. Ang kaapat, Amakor, Olivator, et Salvator, et Salvatorum. Si San Rafael Mardomo na nakakalam ng lahat ng at nagtuturo ng marapat gawin sa Panginoong Diyos, mediko sa kaluluwa at katawan. Aplako o apalko, liberami liberator anibos pamulum quid sicot Diyos. Ito si San Sitiel. Maestro, siya ang tumatanggap ng anuman at siya ang maglalapit at maghahain sa Panginoong Diyos, taga panalangin. Kaanim Asuragi Crucem Pastor Benedictor Rex Hojorom Igusom. San ito si San Hotel yung si Asuragi. San Yugel Tisurero, nagbibigay ng ikabubuhay ng lahat ng kaginawan, kapuryan at kayamanan. Alpaka
Agnos Beniti Salvami et Salvatorem San Baraquel General Mariocal ng Espiritu. Siya ang nagmamahal sa mga tropang magsisilaban sa digmaan. So itong mga pangalan na ito, panawag ay araw-araw niyo pong babanggitan, tulad kay sa Mali o yun na nga, si San Miguel Arcangel. Yung panawag niya ay Domini Salvator Salvami Salvape et Piratum Tuum. Yun po ay araw ng Linggo. At yung si Arago naman, si Arco, yun ang Lunes. Abirehe ay yung panawag niya. Siya si San Gabriel Arcangel. Abirehem Salvatorem et Pregintem. Sa araw ng Lunes. Ito naman yung sa si Arago, yun po si San Uriel. No, yung Arago, yun pong hindi po sila nabibinyagan. Nung nabinyagan na, yun ay si San Uriel. Ito ang panawag niya sa Martes. Sa araw ng Martes, Itzilim, Sit, Prosim, Girginim. Ito naman po yung si Amapor. Ito yung Merkules na araw. Ito po si San Rafael. Merkules na araw. Ito yung pangalan niya, Amapor. Yun ay si San Rafael. Olive ay din panawag, Olivator, et Salvator, et Salvatoro. Yun po. Ito naman si Apalco. Siya po si San Citel. Ito ang kanyang panawag sa araw ng Webes. Liberami, Liberator, Animabus, Pamulorum, Quid, Sikot, Diyos. Ito naman si Asuragi. Siya po si San Ugel. Nung hindi pa nababibinyagan sila, siya ay si Asuragi. At nung nabinyagan na, siya ay si San Ugel. Prusim, Pastor, Benedictor, Rex, Kodjorom, Ikusom. Yan po ang panawag sa araw ng Biyernes. Ito naman yung sa Linggo. Alpacar, siya si San Baraquel. Ito ang kanyang panawag sa araw ng Sabado, Agnos Beniti Salvami et Salvador. So, pwede niyong araw-araw din dadasalin ito upang panawag para meron po kayong protection sa pang-araw-araw. Mga kapatid, yun ang hanggang dito lang yung kwentong kasaysayan na aking binanggit dahil oras na matagal na halos 23 minutes at nagtataka kayo bakit may walang binyag na anghel at arkanghel na binyagan. Yun po ay basbas ang tawag noon, ang binyag noon nung hindi pa sila nababasbasa ng Ama. Yun ang mga pangalan nila, Mali, Arago, Asuragi, Apalco. Pero nung sila ay napaspasan na ng Diyos Ama, yun ay sila San Miguel Arcangel at yung kanyang mga kasamahan nila, itong Arcangel. So sana inyo pong nakuha ang kasaysayan ng itong Arcangel sa pagkikitigma nila kay Lucifer. So bye-bye, hanggang dito na lang.